Nakilala po yung photography works ko. First of all, mga teachers ko sa Intramuros. Nakitaan po nila ako ng potential to do good photography works. And eventually, nung nakagraduate po ako, nagtuloy-tuloy na po yun. Hanggang sa naka-join po ako ng isang advocacy event for persons with disabilities. Yung pangalan po ng group is PWD, which stands for Photography with a Difference. Ito ang kahanga-hangang kuha ni Randolph De Leon. Si Randolph ay isang partially blind photographer. Ibig sabihin, hindi siya gaanong nakakakita. Ang kanyang mga mata ay hindi singlinaw ng ating normal na paningin. Sa kanyang kalagayan, ramdam niya ang pangungutya ng mga tao at diskriminasyon, lalo na sa paghahanap ng trabaho. Pero sa halip na magmukmok at mawala ng pag-asa, matapang at positibong hinarap ni Randolph ang hamon ng buhay. Recently po, nagkaroon kami ng dream flight sa Magala, Pampanga. Ang dream flight po, bali, yung tinitreat po namin ng mga persons with disabilities, particularly mga kids, focus po kasi kami sa kids, on a plane ride. Para sa kanya, ang photography ang isa sa pinakamainam na paraan para ipakita ang mahalagang bagay sa mundong ito. Lumalabas din ang pagiging malikhaing isip natin sa pamamagitan ng pagkuha ng mga litrato. Hirap man sa paningin, hindi ito naging hadlang kay Randolph para ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. But to compensate, training ko po yung sarili ko na to shoot still objects na hindi po gumagalaw. Yun po, lalo na yun sa cars. Although yung sa cars, kapag tumatakbo sila, nasushoot ko po siya. Pero kontrolado ko po kasi napepredict ko po. Unlike to sa mga one-shot moments na sinasabi ko. Particularly po in the world of street photography. Doon po ako hirap na hirap talaga. So, may limitations po doon. Yun po. Yun po yung pinaka-nahirapan po. Pero in spite of that struggle, nagpa-practice pa rin po ako doon sa street photography. Ang tagumpay ay malinaw niyang natatanaw. Ang kanyang natatanging kakayanan at ang kanyang pagpupunyagi, ito ang inspirasyon na makikita natin sa kanyang mga mata. To anyone with disability or without disability, basta may magandang dreams kayo sa buhay niyo, is to know yourself first and foremost. To know yourself, know your capabilities, know what you can do, know what you cannot do, assess your limitations, and go for it, folks.